Kumusta mga katsibuga na? Ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng pork sisig gamit ang Mama Sita sisig seasoning. So ngayon kung nakikita nyo sa aking cast iron pan, andito na yung aking nilagang baboy. Ang part niya yung pork shoulder na tinatawag. Ayan, nilaga ko na siya para mas madali tayong gumawa ng pork sisig. At kinat ko na siya into small sizes. So ngayon, nilagay ko lang siya sa cast iron pan para palutungin pa. Iprito ko lang siya sandali. Pagkatapos ko na siyang maiprito at mapalutong, ilalagay ko na yung mga seasonings niya. Kasama na doon yung Mama Sita sisig seasoning. Bali, itong kaninang baboy, pinalambot ko siya for 30 minutes. Ayan, tinimplan ko lang siya ng unting asin at saka paminta kasi yung Mama Sita sisig seasoning, parang all-in-one seasoning na siya. Pero pwede pa kayong mag-add ng mga flavors and spices na gusto nyo. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga idinadagdag ko pang mga spices and flavors para sa aking sisig. Bali sa pagsisisig, may iba't ibang paraan yung mga bawat tao. No? Sa akin, ang ginagawa ko, nilalaga ko muna yung karne. Tapos, either ilalagay ko siya sa oven, iro-roast ko siya, pwede rin sa air fryer, or pwede naman din sa cast iron pan. So, itong cast iron pan, magandang investment to kung mahilig kayong magluto. Kasi, ito naglala siya ng matagal na panahon. Basta i-pre-season nyo siya ng oil. Kapag ganitong sisig or yung mga sizzling menus na gusto nyong gawin, maganda yung cast iron pan kasi ano siya strong conductor ng heat. Tingnan nyo kung marininig nyo yung sizzling ng baboy dahil yung mga fats naluluto siya. Ayan, ganyan kaganda yung cast iron pan. Ganyan siya kadaling mag-init. Talagang nag-aalab siya sa init. Kaya maganda siyang lutuan ng mga food na gusto nyo na something sizzling, kagaya ng sisig. Para maging crunchy siya and para maging masarap. So, ayan, after 5 to 10 minutes ng paghahalo natin dito sa cast iron pan, yung karne natin nag-turn na siya ng brown, kung makikita nyo po. At, ayan, para sa akin, pwede na siyang timplahan ng iba pang mga seasonings or spices na gusto kong ilagay. So, una, pwede nating ilagay yung gulay na mahilig magpaiyak kahit wala naman tayong kasalanan, sibuyas. Ayan. Lagay natin yung sibuyas sa irin para hindi maaksaya. Tapos haluin lang ng ganyan. Ayan. Nagsisizzle na siya talaga. Ayan. Ganyan ang cast iron pan. Grabe ang talsik. Look at that. Kasi masyadong talagang nag-aalab siya sa init. Parang pag-ibig lang. Nag-aalab sa init. Ayan. Ayan ang ating sibuyas. Tapos ang sibuyas, kung gusto nating maanghang pa, lagyan natin ng jalapeno peppers. Ayan. Sasairin ko rin ulit para walang maaksaya. Dahil mahal mabuhay sa bundong ibabaw. Ayan. Jalapeno. Konting halo-halo. O, malakas maka-roast ng pagkain yung
cast iron pan, kaya dapat alaga sa halo-halo. Kaya kung di masusunod yung pagkain nyo, agad-agad. So, hihinaan ko yung aking apoy para wag na mamatutong yung aking pagkain o yung sisig natin. Ayan. Medyo okay na yung jalapeno. Pwede na nating idagdag. So, ito na yung Mama Sita Sisig Seasoning. Meron siyang instruction sa likod kung magkano or kung gaano karaming tubig yung kailangan ilagay per sachet. So, ayan. Sundin nyo lang po yung ano niya. Yung instruction. Para makakreate kayo ng katulad nito. So, ayan na siya. Ilalagay ko siya dito sa aking karne. Ayan. Mas lalong nag-sizzle. Ang bango-bango. Diba? Parang restaurant style lang. Oh. Super bango. Tapos niyan, pag nahalo na siyang mabuti at templado na lahat ng karne, naglalagay ako ng lemon juice or calamansi. Pwede rin, mas masarap yun. Panlaban sa anghang, sa alat, yan, calamansi or lemon juice. Para mag-balance yung lasa ng lahat. Tapos ng lemon juice, meron pa akong isang secret pampalasa na ginagamit para mas maging flavorful yung aking sisig. Ito yung Norse seasoning. Ayan. Maglalagay ako ng few dashes para mas ma-enhance yung flavor. Ayan. So, depende sa inyo kung gaano kaalat or kung gaano kalasa ng Norse seasoning yung gusto nyo. Lagyan nyo. Go for it. So, ayan. Siguro okay na yan sa akin. Tapos, halo ulit. Ganun lang kadali, pero makaka-create ka na ng pang-hotel or pang-restaurant style na sisig. Filipino sisig. Gamit ang Mama Sita Sisig Seasoning. Mama Sitas, baka naman pa-sponsor. Okay. So, there you have it, mga kachibuga na. Tingnan nyo po ang aking napakasarap, napakabango, at napakayaming pork sisig. Ano pang hinihintay nyo, mga kachibuga na? Enjoy tayong lahat at tara na! Chibugan na! Hello, mga kachibuga na! Para mas lumevel up ang inyong pork sisig, pwede nyo rin siyang lagyan ng mga itlog on top of it. Lalo na kung cast iron pan naman yung ginagamit nyo, maluluto siya kasi mainit yung cast iron pan. Tapos ayan, nilagyan ko rin siya ng green onions on top. Alam nyo na, pampaandar at mas level up na pork sisig. Okay, enjoy tayong lahat at tara na, chibuga na!